may Ukrainian. Yan. Ano sa tingin mo yung magiging effect nun in the near future? Siyempre, language barriers, you know. Yeah, I think yung language barrier yung talaga yung magpapahirap sa kanila. Pero tingin ko naman, makakatulong siya in a way kasi magkakaroon sila ng parang different flavor. Sana parang ginawa ni Idol Jimmy sa ano sa TNC. Oo nga pala. Asa na nga ba si Demon ngayon? Mukhang naghahanap lahat ng tao eh. Hindi ko alam. Hindi ko walang alam. Walang may alam. Walang may alam. Pero sabi kanina ni Kuya D, baka daw sa bumalik siya sa Pilipinas. Oh! Tara. may nagre-reklamo dito. Ay, may nako. Sumisigaw. Hindi. So, ayan, kakastart lang ang ating match. 0-0 pa po para sa lahat ng mga nagtatanong at kakatune in lang. Ito ang laban between Mineski and MVP. So, binabati ko lahat. Bago ang lahat, binabati ko lahat ng nanonood. At mukhang kanina pa daw silang nag-aabang. Parang narinig ko kanina pa sila nag-aabang eh. Diba? Eh, kasi so, naman si Michael. Michael Tehan, sino ba nandito? Si Swarlene, ako. Ba't nanginginig kamay mo? Ano ba yan? Kinakabahan ako eh. Ba't ka kinakabahan? De, joke lang. Malamig lang, malamig. Malamig. Teka lang, si Sabrak, ayan. Nako, bawal yan, boss Sab. Nako. Ang dami nyo, teka lang, di ko kaya. I can't. De, no, si Butters, ano, Blue Eyes White Dragon? Ayan. Kaya mo yan, Wolf. Sana, kayanin. Bakit? Joke lang. Ano ba? May kinig, may makakinigilig, Diyos ko. Sabi dito ni Godman Skies, complexity na daw si Demon. I think ano lang din, nag-stand in kasi siya for complexity. Hindi ko, di natin sure kung doon pa rin siya kasi wala pa rin siyang announcement. Pero nag-stand in siya for one game lang. Sabi ni Tropoof, plus 25 ka daw ngayon, Wolf. Oo naman. Oo, nadagdagan MMR mo ha, mati ka. Ay nako, mas masaya pa sa plus 25. Joke lang. Nako po, hashtag blessed. Mamaya na yan. Pero ano masasabi mo ngayon sa ating bans and remaining picks? For Mineski, yung mga ban nila? They've banned out yung mga heroes na mahirap tapatan. Katulad nung ano. Tapatan? Wala masabi na. Hindi. Yung one kicking and trend protector kasi, sobrang roamers sila. Ayaw mong kala. This is usually, kapag hindi mo kayang laruin, ibaban mo na lang. Mineski, hindi sila sikat with Monkey King and Trend Protector picks. Parang nila yung mga TNC clutch yung mga paborito nila, mga nang gugulo sa mid lane na roaming heroes. Sila, hindi sila ganun. So, they don't want that to happen. That's why they banned it. And ito, pinili nila ang Darkseer Crystal Maiden na naging successful sila kanina with previous game. Ito, binan din nila dito si Bristleback and Juggernaut. Para naman sa ating MVP, yung kanilang mga bans. Omni-Knight, Nyx. Ano masasabi mo? Omni-Knight is parang ibaban mo siya lalo na pag gusto mong piliin yung Legion Commander. Mm-hmm. Kasi syempre, yun naman yung usually ibaban mo yung Dazzle or the Omni-Knight. Counter picks. Kumbaga, kasi pag na-dual mo, syempre gusto mong mapatay agad. And Omni-Knight is yung pampigil doon sa Legion Commander duel. Kaya binan nila agad dito. Kasi MVP, maybe they... Kung nandito si Velo... Ay, si Velo. Hindi, wala si Velo. Kaya mo yan, kaya mo yan. Ikaw yung familiar dito. Na-overwhelm ka lang eh. Pakiramdam ko na-overwhelm ka lang. Medyo lang. kung nandito si Ryzen or si Velo, yan, paboritong heroes nila yung Legion Commander. Remaining. So, that's why they first picked it. At ang kanilang huling binili, Disruptor. Maganda siya against sa mga team fight oriented lineup katulad ng Darkseer, Sand King, yan, 'di ba? Gusto nila makakuha ng vacuum into epicenter ganun. And if you have the disruptor, pwede mo siyang mapigilan kung matatimingan mo nang tama. Yep. So, disclaimer muna sa lahat ng nanonood bago niyo akong trash talkin lahat. Gusto ko lang sabihin na first time or hindi naman first time pero ngayon lang ako ulit nag-cast ng Dota 2. Wow. And dahil sa maraming balita ko, maraming gusto ko mag-cast for today. Ayan, so... In demand? Iba talaga. With you, ayan, na bagong gupit and all. And so, pumayag ako. And gusto ko lang sabihin na, syempre, hindi ako sobrang familiar since ang aking laro ay CSGO talaga, to be honest. But tsaka nag-aaral pa si Mama Liza. Ma'am, grabe ka naman doon. Napaka-gentleman. Pero I got you. Alam mo yun si Butters. I got you, fam, sabi nga nila. Anyway, Templar Assassin will be the last pick for Mineski. And
ikaw ba, based on the drafts, kasi ako, I'm favoring Minescare. Gusto ko lagi yung mga 5v5 type of engagements na ganun yung gusto kong lineup. Gusto kong limahan. Ako, ba? Bias ako. Siyempre, diretso, straight to the point. Bias ako, Mineski. Ng... Go, Mineski. Siyempre, supportaan ko yung Filipinos, di ba? Well, yung iba, Ukrainian, pero Malaysian. Pinoy pa rin yan. Pero Pinoy team pa rin yan, di ba? At wow, hi, bakit nako. May puso? Hi, naku. Hi, naku. Ikaw na bahala sa akin, ha? Siyempre, I gotcha. Ay, naku. Hi, naku. So, bati, habang hindi pa naman nagsastart, batiin na muna natin lahat ng nanonood. Kung sino na lang yung mga nag-choke ka daw. Nacho-choke. Hindi naman. Ano lang ako? Pressure lang. Anong gagawin? Ano? Yung heart da, boy, boy. Ay, naku. Hi, naku. Mamaya na, relax lang kayo. Oh, pa-cute ka daw, Wolf. Hindi naman. Nako naman. Hindi naman. Sabi ni Vittorio, wow, grabe na to si Wolf. Mukhang nag-chat pa sa'yo. I-silence na. Silence. Bakit silencer? Global silence. Of course. Parang tumatagal yung break time natin, Direk Alte. Oo nga, parang antagal. Parang dapat game na. Ha? Nako, ha? Ano? Maraming mga request. Sabi ni... Ay, nako, si Sabrak. Sabrak na, o. Holding hands na lang 10 seconds. Nako, no. Bawal yan. Strict ang aking... Strict ang best. Pero ito na, nagsisimula na ang ating laban. Papakilala ko muna ang MVP at ikaw na bahala sa Mineski. Sige. Nako, ay ba mga pangalan? Si RW Zayak sa Disruptor. Store... Pusay. Sige, kaya mo yan. Napakaliit. Puber. Ang ating troll warrior dito, Bleezy with his Earth Spirit, and Napoleoshka, Legion Commander. Legion Commander. For Mineski naman, andyan si Stand-in Mushi. Mm-hmm. Yun yung kanyang name dyan, as Templar Assassin. And of course, Mineski Raging Potato as Vengeful Spirit, Mineski Ninja Boogie as Crystal Maiden, Stand-in Mag, yung kanilang bagong teammate, si, as Darkseer, and of course, Sand King para kay Stand-in Adam. Adam, indeed. Yan ang isa. Pero without the bias and all ba, sa tingin mo, sino ang mas lamang dito with regards sa kanilang picks? I think it will be Mineski. Kasi unang-una, kung titingnan natin yung mga lane matchup, itong Lina against Templar Assassin, medyo stalemate. Nasa ano lang yun eh. Pagalingan na lang kung sino mas mahusay dun sa laning phase. So medyo okay sila dyan. Tapos, ito namang offlane, ang safe lane natin, Vengeful Spirit versus Legion Commander, potentially. Usually kasi, ano ba yan, bibib pa? Legion Commander, kaya niya tumapat sa lane. Pero against na isang Vengeful Spirit at Crystal Maiden, malakas na laning duo yan. So kaya niyang patapatan yan. At ito namang offlane is the Darkseer, which will always have the advantage sa lane because of his Iron Shell. Now, I think that laning-wise, dito lamang ang Mineski. Tapos, syempre, kapag lamang ka sa laning phase, heading to the mid-game, kung saan malakas ang Mineski, talagang... Obviously, lalamang sila. So, wag lang sana itong magaya dun sa game natin kagabi na... Ay, dahil oo nga. Mid-game oriented. Naglaro kami ng Dota 2 kagabi. Naka 3 games pa nga kami. Oh. Sabi ko, matutulog na ako sa last game, pero pinasok ko. Grabe, excited sila. Ayaw nila akong pagkwentuhin. Excited. Pero, ayan, sabi ko nga, 92 minutes yung laro natin. Ito, sinabi ko, the lane is very good here, the top lane. They will get the kill on Napoleoshka. Pero just hindi. One, that's it. Actually, no. Yeah, tumakas, nakatakas siya. Mag-shrine up na lang siya dito to regen. But still, na-zone out nila completely itong isang Legion Commander. And that's why I said earlier na maganda yung lane dito sa top for the Mineski squad. And like yung sinabi mo kanina na yung game natin na tumagal siya ng sobrang tagal, 93 minutes, kasi hindi natin matapos agad, hindi natin mapush. Kasi yung lineup natin at mid-game oriented, like Mineski has right now. Although, syempre, it's safe to say na meron din silang palag during the late game. Ano pa rin naman yan, Templar Assassin, Adventure Spirit. It's just that hindi sila yung ganun ka-closer during the later stages of the game. But, ang strength naman nila is a mid-game, so kaya-kaya nila itong tapusin mga 20-25 minutes if they snowball really hard. Yep. So. Ngayon, medyo ano ka ngayon, mukhang matatangti mo itong casting natin today, no? Pero, alam nyo naman guys, nasabi ko na sa disclaimer na medyo noobs pa ako sa Dota 2, pero I'm trying to learn, really trying to learn talaga. Especially in preparation for Masters. Yes.
Napanood mo na ba si Mag maglaro with other games or other teams? Other teams? Yep, I pretty sure nandun siya sa isang Empire dati na match nung TI5. And this is siya, ano kasi parang siya yung sa CIS region ang katapat niya dati si Phonic ng Navi. Parang ano sila, it's either si Mag or si Phonic yung sobrang lakas doon sa CIS region. He's really really good team player and meron siyang ano eh, parang nung TI5 merong fun fact sa kanya. Isa yung IQ level daw niya is the same as Einstein's. Ganun siya. Seryoso? Siya personally isa siyang matalinong tao, intelligent person. Pero grabe yun ah, yeah, kapantay niya si Albert Einstein. Pero balita ko nga, may nagsisirculate na mga bali-balita na magkakaroon na daw ng school for esports sa Pilipinas. Oh yeah, I've heard about not that sure, too. Not sure, no? Pero yun yung nakita ko lang with, ano eh, not sharing, unless it's true, diba? Pero yun lang yung bali-balita. Sa Facebook, yun lang umigo siya. Yeah, I mean, why not, diba? Kung yun naman yung... Kung makakaisip sila ng curriculum, siguro that's good. But, I mean, ang hirap naman isipan ng ano, curriculum yun eh. Okay, may tanong si Andrew Adanza. Pero wait lang, meron kaganapan dito, pinasok. Every time magkikwento talaga ako, laging meron kaganapan sa ating game. Pero may tanong siya, sabi niya, kamusta na daw ako? Sabi ni Boss Mac, ayan. So, hello, shout out kay Boss Mac, ayan. Okay lang naman ako, medyo busy lang sa school. Ayan. Medyo lang ba? Oo, medyo sobra actually. Pero yon na nga. So, Wolf, sabi dito, mukhang iba daw yung casting mo ngayon. Yeah, pero dito, the stun will connect on the Mushi. The additional stun will also be there. Meron ng right clicks dito from Bleezy. There's been enough. Mushi is manning up against them and he won't die actually. Hindi na nila papersahin ng issue with the Fairy Fire at possibly the Refraction Charges. Good thing talaga with the patch yung 7 natin, no? Yung lalo na dun sa mga ating fountain. Yeah, the shrines. Sobrang laking help niya to be actually like parang mamamatay ka na. Just go to the, no, you don't have to go back to the base, yeah, diba? Okay. And with regards sa, kita mo, ganito ako kalayo sa Dota 2 eh. Ito yung updated ako diba? Yung bounty runes, apat na. Apat na yung bounty runes indeed. But nakatulong siya, lalo di ba kapon nag mid lane ka rin, you can see the difference having access to that shrine. Tapos yung mga extra runes nga, di ba? It really helps yung mga mid laners. That's why, feeling ko, dahil yun din yung dahilan ko ba't sobrang sikat na uli yung mga napakalalakas na mid laner. Kasi parang nausay yung support, pero dito, Jabugi will get the Legion Commander on the top lane. That's the tri-lane of Mineski, getting the first kill of the game. Dito naman sa baba, nako. The glimpse with Mag and kulong na siya dito. And the Mag bash goes down. Mag goes down dito. Extra bash pa. Just the icing on the top doon. 1-1 nating score. So offlane for offlane trade after skirmish. And ito yung napansin namin ni ano, Kuya Dino sa first game na kinas namin today. Well, kay Mag din yan. Din siya. Parang di siya masyadong sanay sa aggressive. Aggressive type na. Ng Southeast Asia Dota. Oo nga pala. Sa ibang ano siya nang galing. Ibang liga, kumbaga. Pero with regards sa ating Seiya, di ba? Parang aggressive type. Yep. And medyo mabugso yung damdamin and all that. Pero tingnan na natin naman. Si Mag. Locked out na naman. Pero napakabilis niya with ES going in. Oh, no. There's gonna be the counter initiation though. Makakatakas pa ba siya? Real Wars, falling low, he has the Iron Shell. Pwede pa siya mabot dito. The Surge is there. Nice, they will catch skill up. Nandito na si Ninja Boogie. But Mag though, go will down as well. Fall. Pero mukhang mauubos ang MVP dito. Kakayanin ba nila? Nagka one-on-one dito. Nagka-duelo. Last one. Will Ninja Boogie follow? Sinusundan no, ng courier. Mukhang para gusto rin umatake ng courier. Gustong makisama sa laban. 2-3 ang ating score. Pero dito, top lane. Tinatry niya kasi i-bait, di ba? Baka patayin yung courier. Makakapasok si Ninja Boogie doon. Okay, para makapag-commit. Anyway, patang active nila Sabrak at Trident at Swarly dito. Napaka-active nilang mag-comment ngayon, no? Isa. Pa-shoutout naman po kami dito sa site. Nanonood po kami sa office habang nag-overtime. Nako, sabi ni Engineer. Shoutout sa inyo. Sige, trabaho muna bago ang ating... Pero maraming salamat sa panonood sa amin today. Pero pag kayo na resistante, wala kami doon. Huwag nyo kaming ituturo. Wala kaming kasalanan. Maraming kasalanan. So, medyo pantay pa rin naman ang ating laban dito. Nakita nyo ang net worth. Eh, pantay talaga. Plus 58 gold, that's almost negligible. Sabi ni Jaco dito, grabe Kuya Wolf, ganado ka mag-cast. Siyempre. Mukhang maraming energy ka ngayon. Maaga-aga pa. Si Sabrak daw, sabi, call me daddy. Hello, daddy.
Hindi, alam mo, kaya ako tinatawag na daddy at sobrang alaga sa amin yan sa Cebu nung napumunta kami sa Pinoy Tour. So, shoutout kay Boss Hab. Naku, mushy, being very aggressive. Pero ooh, si Legion Commander goes down from Mineski Raging Potato. Alam mo si Sab, yun din ang isa sa rason kung ba't ako nakapasok ng Mineski. Nakwentohan niya, parang siya yung nag-interview daw sa'yo. Oo, siya yung nag-interview sa akin para makapasok ng Mineski. Ilang taon lang ako, no? Mga 15. Ganun. 15 years old, wow. Ba't ang bata mo nag-start? Don't worry, Wolf, di ka makukulong. Naka. 18 oh, naman 18 ako kayo. Wala na kulong. Wala na kulong. Wala na kulong. Diyos ko. Push. Nagpo-push dito si Stan and Mushi. Pero TP coming in from MVP trying to save that Tore. Pero ayun. Deny na lang niya. Trying to deny. Yeah. Another TP coming in from MVP. Mukhang nag-stack in na sila dito sa middle. Pero wala pa naman ganap yun. Deny na lang niya. Kesa naman makuha, di ba? Malaking gold advantage din yun if sila yung makakuha ng Tore. Definitely. And I like the idea from MVP na talaga maramis ng heroes na kinumit doon para ma-secure and deny. Because Mushi is being very aggressive. They could have punished him. Pero dito, two melee heroes with ion shells. Nako, masakit to pag na-stun nila kahit sino. There's gonna be the disruptor. Might look for the glimpse, but sabi dito it. Ni Jeb Silicious, hello po Ate Taylor. Bagay kayo ni Kuya Wolf. Nako, ano masasabi mo to? Pero ito masasabi ko, namatay. Si Legion Sobrang Commander. Bilis. Parang ayaw nilang pa-farmin or pa-advantage talaga tong si Legion Commander natin. Of course, nakita mo naman yung net worth dito ng Legion Commander, 1,800 lang. Ganun siya ka-pugo dito. Even sa top lane. At umikot pa si Mushi para mag-push. This parang is lahat na ng lane napuntahan niya, pero wala. Lagi siyang patay. Laboy. Pero ayun nga, this is the strength of the lineup of Mineski. Meron silang, sinasabi natin, mid-game oriented. Although this is still the early stage of the game, pero napakalakasan nila with the Vengeance Spirit at Temper Assassin. Siyempre, you go in strong, di ba? Pero ES going in, getting the stun. Of course, ayun, hindi na sila nakapasok sa bilog ng disruptor. There are five heroes from MVP and they will catch Mushi. Grabe! Paala Mushi. Hashtag paala Mushi. Grabe. Pero okay lang naman. Medyo rated PG yun ah. At least isang trade lang, di ba? Rather than having multiple heroes go there. Pero okay na yun. Hindi naman ganun kaganapan yun eh. 3-5 ang ating 3-5. Score. 10, almost 10 minutes sa ating mark ng game. So, as of now, looking good ang Mineski. Definitely. What can you say? Sa tingin mo ba makakabawi pa yung MVP in a way dito? It's early to say, pero what do you think? Ayan, lalo na nagpo-push na ngayon ang MVP trying to push in four heroes sa top. Ang problem, ang alam naman sa MVP, they need to commit a lot to match kung anong ginagawa ng Mineski'ng aggression dito. Parang Mineski, minimal lang kanilang pwedeng, kailangan i-commit na resources. But if you're asking me if MVP can bounce back dito, I think they can. Lalo na kapag nabubuhay sila every time magkakaroon ng skirmish. Kasi yung wave clear dito ng MVP, ang ibig sabihin na para i-clear nila yung waves ng creeps, marami sila. Meron sila nung Legion Commander Overwhelming Odds. Meron sila nung Lina Dragon Slave. Meron sila nung Whirling Access from Destroyer Warlord. So in terms of defending their high ground, if ever that happens, kaya nilang gawin yon. Ang problema nga lang, pag mga Mineski nagkaroon na ng mga items like the BKB, maybe the Manta Style, or the Deso dito kay Mushi, lalo sila mahihirapan coming into the late game. Now, Raging Potato. Inaabangan lang si Disruptor. It's such a weird thing to see, na yung pinakamataas na net worth natin is coming from VS. Kasi alam ko dati, nung panahon na naglaro pa ako ng Dota, parang support role pa ang VS. Ngayon, parang going into the new meta ba to? New meta. Ano ito hindi naman siya super new meta. Parang different way to different approach way. The game. Kasi that's Vengeful right. Spirit, napakaganda na kanyang talents. Ang scaling potential niya rin is also very good. Sabi ni XX123098, si Eliza Taylor, ka-schoolmate ko yan sa UE. Sige, wow. Shout out sa lahat ng taga-UE, Manila, Caloocan, ayan. Siguro nakikita nila ako kasi IT yung course ko. So, sa CCSS building yan. Shout out sa inyong lahat. Hashtag and represent. Maraming salamat sa pagsubaybay sa Mineski TV. Guys. Napalitaw, may parang poster kaya yata doon sa sa Gastang Pite. Hindi po ako yung joke lang. Buti nga nakatago yung face kahit papano. De, pero, ayan. Shout out din kay Boss D kasi lagi niyang pinapalaro sa Mineski Gastam. Gastam Pite. Tambay ka ba doon? Medyo. In a way, pag break time, di ba? Hindi ako nagka-cut ng klase. Yan ang mabuting estudyante. Mabuting ehemplo. Huwag kayong mag-cut.
para lang maglaro ng Dota, CSGO, kahit anong pa mang laro yan, okay guys. Kaya mo pa yun. Uy! Ooh! Pero, ako, ito na nga. Medyo, feeling ko kasi medyo nagiging kampante in a way yung Mineski na that's just true. Going in, overextending sa kanilang map. And ayun nga, nauhuli. And nauhuli. Kitang-kita ko, napapansin ko with MVP, sama-sama sila. Sama-sama. Kasi nga, parang in a way, nalaman na nila na parang lagi silang napipitas. Mm-hmm. And in that way, pag magsasama-sama sila, eh di yung kabila yung mapapatay nila. Pero yan, kasi parang tama ka naman, if that Mineski ngayon, 12 minutes into this game, hindi nila gustong mag 5v5 engagements muna. They want to get the solo pickoffs. Right now, si Bimbo, napaka-aggressive niya. He gets the kill on the Disruptor. That's just a support. Pero pinalit na kanyang buhay, which is more important. At bukod pa doon, nagbigay siya ng dual kill. So that will really help the Legion Commander. Sabi ni... Oh, wait. Uy, dito lang. Nakahuli dito. Si Lina, Epicenter was committed. They will get the kill. Napashrine dito si Blizzy. Pero not gonna help him. This gonna be the... aggression onto Envy. There's gonna be the freezing field and they might get the kill dito pero hindi nakakuha. Trollwar with the bash! The winner is the Legion Commander. He goes down pero ito, Trollwar Lord, he's gonna get out with a lot of movement speed. Blizzy trying to run away. Ayun. Nice. Mamba up din si Mag. Pero nahuhuli pa rin siya ng Mag. Alright, that's gonna be, it's gonna go down. He's gonna tinry niya iligtas yung kakampi niya. Ayan, siya tuloy. Siya tuloy na. Pero munting na rin naman siya makaligtas doon. Totoo yan. Don't worry. Okay lang. Sabi vacuum dito niya, nakita akong kanina, sabi, naging babae na si Butters ngayon. Ayan, mukhang may bago po tayong guest caster. Ako po yun. Ako iba. Si Eliza Taylor. Di po ako si Butters. Nahuli sa balita. Pero early in the game, Mineski going in for the Roshan. Agad-agad. Wala nang, ano ba? No hesitation. Pagkakuha nila ng Medallion of Courage at alam nila na kaya nila patay ito with the minus armor that they have. That's a very quick Roshan for lineup. Ng Mineski. 14 minutes into this game. Ito na. So, you would expect na dito, relentless aggression from Mineski. Alam na, nakuha nila lang items sa kailangan nila. Desolator up. The Temper Assassin. I think meron ng Dragon Lance dito, ang Vengeful Spirit or the Medallion of Courage. Depending on what their items are. Ito, nako. Nakita nila dito si Troll Warlord. Pero dito si Legion Commander sa gilid. Tutulungan niya. Pero ito, napapagitnaan na. Or Warlord gonna get caught by the creepers. Gonna be the psionic trap, the way of there, or the stun. Kita mo, grabe. Stun. Evasion! Uy. Oh, easy. Easy, wala pang 3 seconds, you're dead. You're dead indeed. Pero pinaghatian pa rin nila ang bounty doon. There's gonna be the plague from the Sand King. Sabi ni Jaco, wag ka po magpapa-duel kay Kuya Wolf. Forever po yung duration ng duel niyan. Patay tayo dyan? Patay tayo dyan. Abangan nyo na lang. Inaasar ka ng ating mga viewers. Ay, ewan ko ba? Ewan ko ba? Just go. Okay, Mineski, going in for the push para sa ating bot. Pero makikita mo, nagtitipin dito ang MVP. Hindi pa siya nakita. Two players from MVP. Kita-kita ni Mushi. Mushi going in. Oh, muntik na pumunta. Pero wala. Pa siya Disruptor. Ang nahuli. Siya nahuli indeed. But there's no more Static Storm. They might look to re-engage here. Raging Potato is hot on his rocks. Pero apat na hero or lima na ang hero from the MVP squad. Naku, medyo delikado dito. Delicates. Delicates ang Mineski. Lalo na nasa Tori pa sila. Medyo aggressive type ha. Parang gusto na nila agad tapusin. Bakit may pumupuso sa ating mapa? Nakapo. Kitang-kita. Heart-heart. Heart-heart. Nakapo. Kina. Another push. No Static Storm. So maybe Mineski pupush nila yung fact na wala pang ultimates dito ang MVP. Reborn? Oh, ito na si Mag! The vacuum will catch to the bonus strike will also be there. Ito, pero hindi! Sila pa yata mapapasama dito. Magnetize as well as the Dragon Slave. Dealing a lot of damage. Freezing field. On top of it, napaka-chaotic na laban. There's gonna be the stun connection onto three heroes. Pero 2 for 2 trade pa rin ang nangyari. Magnetize being replied dito. They might get the kill on the ES. ES going down. ES going down indeed. Trying to go kay Nina. Oh, pero that, Nina na, wala. Wala. There's gonna be the glimpse. But 4 heroes down on MVP. 4-2. Grabe. Grabe ang action. Akalap na nangyari. Ang daming kaganapan doon. Ang daming kaganapan. So, una, yung ano, pinakita ni Mag ang kanyang Darkseer dito na getting to the backlights, catching 2 with his vacuum into the wall. Tapos, sobrang ganda nung sync nila with Adam, dito si Sand King nga. Pagka-vacuum na pagka-vacuum na doon agad yung Borrow Strike. Mm-hmm. That's why they landed 2 immediate kills on 2 heroes.
Pero medyo pumalagpa dun yung MVP. Nakita natin, almost dying. Almost nga. Mm-hmm. Pero sabi nga nila. Unting room for mistake and it's over, diba? It's over. It's gonna be the glimpse onto Vengeful Spirit. There's the Laguna Blade as well. Might get the kill onto Bimbo. He's actually surviving as of the moment. So much stats. Ayan. Wow. Nakaligtas ang kuya mo. Nakaligtas si Kuya Bimbo mo. The Hood of Defiance, Solar Crest, as well as the Magic Wand. Nabuhay siya even against two heroes na meron pang kasamang Laguna Blade. Ganun siya ako. Ay, na may sinabi si Sabra ka. Nakitang-kitang-kita nating lahat. So, sobrang kinilig ako. Magpapapizza ako dito sa you office. Know. Alright. Alam na screenshot this. Screenshot ko yan. Screenshot mo yan. Naku po. Parang ang bilis ng laro natin, ah. Today. Yeah, 17 gusto minutes. Gusto na nila matapos tong pagkakas ko. Masyado pa ako masaya. Ano ba naman pero yan? Masaya ka naman mag-gas ngayon. Oo naman. Yeah. Ikaw ba? Masaya ako. Awit! Patay tayo dyan. Mushi with 10,000 net worth after getting a lot of kills and a lot of ancient stacks. Yun ang kalakasan ng Templar Assassin talaga ngayon. Ang bilis niya mag-farm. Lahat na ng stack, lahat na ng creeps, inuubos niya. Mapa-jungle man ang kalaban o kakampi. Nasa kanya na lahat. Nasa kanya na lahat. Naku! Ninja Boogie might get caught here. Pinasok si Ninja Boogie. Pero yan, going down. Siyempre, chillax lang dito si Mushi going out na Mamba-out. Mamba-out na. Mamba-out. Binigyan out. Na niya ang kanyang Delicates support. Delicates na apat na sila doon eh. Or tatlo pala, rather. Mm-hmm. Nice warding from MVP Phoenix. 9-14. Hindi pa sila out of this game, if anything. Pero yung momentum talaga nasa side ngayon ng Mineski. Lalo na with in terms sa clash phase natin, di ba? Mm-hmm. Obviously, looking at doon sa ating previous clash, in a way, pantay eh. Sobrang pantay eh. There's a little bit of room para sa mistake lang and doon na nagkakatalo. Doon na nga nagkakatalo. I think na Mineski, even though nangunguna sila ngayon, they have to be very careful. Thus, the comeback potential from MVP Phoenix is napaka-taas. Sabi ni Kudots, ano daw meaning ng awit? Ang awit? Marami daw ibig sabihin yun eh. Pwede possible dito. The duel onto Boogie. There's gonna be the Static Storm on top of it. He might win the duel. Indeed, he will. Oh, napakakunat nice niya dito. Sabi the vacuum. Apat ang nauli. Freezing field. Wow! What the hell happened? What a clash indeed. What a clash. Nice clash. 5-0. 5-0. And ang tawag namin dyan sa mga connections and the Jumbo Combo. Jumbo Combo. Talagang from Jumbo our Combo. Our bossing. Beloved bossing yes. And talent manager Jumbo Team Mario. Ganyan. Ay. Brought to you by Jumbo Team Mario. What a nice clash from Mineski. Grabe. Kung vacuum catches 4. And this is the strength of the Vengeful Spirit na sobrang nag-snowball from the start. Solar Crest means na meron siya konting evasion and a lot of armor. Tapos Hood of Defiance means na pwede niyang tankihin yung mga magic nukes from the Lina. And even when Lina is pre-hitting against him, nakita niya naman sobrang tagal niya nag-survive. In fact, kahit tatlo yung hero na umaatake sa kanya, hindi siya namatay dun sa duel. Siya pa nga yung nanalo ng duel. Ganun kakunat. Ganun kataas ang stats ng isang Vengeful Spirit. Look Merong at that. Sinabi dito si Batang Hamog. Wow. Yung ganda ng name niya. Pero, analyst ba si Taylor or caster? Real talk. Ito ah, totoo. Brabe. Ito, just reading on the comments talaga. Mm-hmm. Siyempre, you gotta answer them, di ba? Walang hype si Taylor mag-cast kasi sobrang hinahon ng boses. Pang interview, mala-shiver ang datingan. Suggestion lang naman. At least maayos, di ba? I'm accepting naman na yung criticisms natin. Pero tama naman siya, di ba? Mahina ko pa ako mag-kasi. Siyempre, kakabalik ko palang mag-Dota 2. And ayoko naman masyadong magbida-bida tas mali-mali yung sinasabi ko. Mas okay ng chillax mode na lang tayo, di ba? Totoo yan. At okay least yan. Sa Manila Masters, yun nga yung trabaho ko, interviewer. Oh. So, dapat hindi tayo, alam ka naman sigawan ko yung mga players doon. Ano ba ang pinaglagawa mo? Ganyan. O, di ba? Mas okay na mahinahon tayo, guys. So, chillax lang muna tayo. Okay lang yan, masarap naman pakinggan yung boses mo. Ay! Napa-oo ako! Nako. Napaguhit na ang ating direct dito. Anyway, 9-19, 10 ang kalamangan ng Mineski. Oo, mukhang malaki nga. And at ang kanilang net worth din, nakita mo, 14,000. 14,900, actually grabe. Going to 15,000 na halos, di ba? Ganon kataas sa kanila ang net worth lead dito. Wow. And kitang-kita mo naman sa net worth, sa graph natin, lamang na lamang talaga yung pula eh. Ayan pulang, na, going pulang, dito na. Sa ating smoke. Were they spotted? Mukhang hindi. Hindi sila naspotan ng ward. Indeed, hindi nga sila dito. Nakita. Naku po, two hits ka lang, Disruptor. Grabe, masakit naman nun.
Napakasakit indeed. Ano na ba ang items dito ni Mushi? I think he has the Manta style, okay? Manta style ang kanyang item of choice dito. Two hits a Disruptor and they might find the Troll Warlord. This is a big pickup. They will find him. Stun will connect the additional stun again at the damage from Mushi. Dominating. Kasama pa yung Courier. Walang Neski doing an amazing job dito sa ating game number 1 of a best of 3, tama ba? Best of 3. Best of 3. MVP R, so hindi siya MVP Phoenix. MVP Revolution Reborn. Ata. Revolution nga yata. Basta Reborn. R, hindi siya MVP Phoenix para sa mga nagtatanong. And nagsabi na kanina, kinlarify na rin. So there's a good thing. 21-9, sabi ko sa'yo, Mineski yan eh. Mineski yan, tama ka naman. Ito na. The relentless aggression from Mineski. They might look for the Roshan first bago sila. Natatawa ako sa sabi ni Jaco. Sabi niya, pustahan tayo. Hiling ni Wolf umabot ng game 3 itong larong to. Ray tayo dyan? Totoo ba yun? Nako. May katotohanan ba ang sabi ni Jaco? Nako. Ewan ako, gusto ko manood ng Dota. Gusto ko manood ng Dota. Gusto ko manood ng Dota. Hindi, gusto ko rin natutuwa akong mag-cast ngayon. Nag-enjoy ako, to be honest. Yeah. Ayan, ang daming puso sa ating sa ating mapa, pati na rin sa chat. Grabe naman magtanong to si Kuya, ano? Si Sean Shadow, sabi niya, "Hoy, atay si Taylor. Pakisagot naman, half Pinoy ka ba?" Yes, I am half British and half Filipino. British. Half British. Napunta ka na sa... Hindi pa. Hindi pa. Born in the Philippines, raised in the Philippines. Oh. So, chillax lang tayo. Kasi sa school eh, nahihirapan ako eh. Lalo na pag mga bagong pasok pa lang, first semester, walang gustong kumausap sa akin. Takot sila eh. Akala nila di ako nag-Filipino. Pero pag yun na, pag narinig ako, bakit sobrang fluent naman na ito. Born and raised ka pala dito. Oh, yan. Marami ka na ito. Kailan birthday mo? Nako. Sa Sabado. Sa Sabado? Totoo! Birthday ko rin sa Sabado. Seryoso? Nako. Hindi nga, birthday mo sa Sabado. Seryoso, birthday ko sa Sabado. Para tayo birthday. Oh my God. Celebrate tayo, celebrate. Aho. Tara, joke. Basta libre mo. Matay tayo dyan. Never mind. Okay lang yan. Joke. Dual birthday celebration. Pero sa'yo. Sabi dito, Butter, Heart, Taylor. Nako po. Baka magalit sa akin si Amira. Maling liga po maling yan. Maling liga po. Nako, okay lang. Sobrang dami puso sa chat box. Nako, grabe. Po, pero back to the game, masyado na natutuwa yung viewers sa kwentuhan natin. Pero going back sa ating laro, wala pa rin kaganapan maliban dun sa pinagkwentuhan namin kanina. Pero hindi pa naman sila nagkakakitaan, tama ba ako? Hindi pa. They don't know yet. Pero ito na, nag-reveal na ang MVP. Actually know that there's gonna be the Roshan soon. At nakapag-deward agad dito ang Mineski, so wala pa masyado pero ang MVP. Pero mukhang matinding bakbakan yung mangyayari dito kung sakaling pasukin ang MVP. Ayan na si ES pumasok! And pero two patay hits lang agad dito. Siya! There's gonna be the Static Storm not gonna help him. Epicenter medyo flook pero nahuli pa rin. Uy, the stun! Grabe tatlo yung nahuli. Pero ano naman kung makakahuli ka ng tatlo kung hindi rin nyo rin naman mapapatay. There is gonna be the aggression from Bimbo but he will not force the issue. At ang huli na lang nila dito is the Roshan. Walang ka-problema. Inubos nila yung MVP. Sabi niya, gusto nyo mag-Roshan, ha? Ayan, binigay na para sa kanila. Pero I think with this type of ganyang kalaking advantage, 19,300 plus, in a way, feeling ko hindi na makakabawi. Mahirap sobrang na talaga. Hirap. Sobrang hirap na makabawi dito ang MVP.R. So hindi siya Phoenix, guys. Relax. Sa mga kaka-tune in lang ulit, again, I am Eliza Taylor, or also known as Taylor. And of course, kasama ko ngayon ang gwapong-gwapo. Nako. Gwapong-gwapo na si... Grabe, ginaganon ako ng balikat. Ayaw niyo siya sabihan gwapo. sige, wag na, sige. Ayan. Si Wolf. O, diba? Kaka-tune in lang nila. So, this is a best of 3. 0-0 pa ang ating score. Relax lang tayo, mga tropa peeps. Yep. Ate Eliza, pwede bang magpa-picture sa Manila Master pag nakasalubong kita? Oo naman. Siyempre, sabihin mo lang, diba? Mamaya kasi bigla na lang lumapit. Binabato ko ng cellphone. Sabihin nyo lang. Easy lang kayo. Hindi naman ako nangangain ng tao. Naku po! Nakita dito. Easy. Wala nang masasabi. Habe, wala nang masasabi. Sobrang hirap nitong disruptor natin. 2,000. Kanina 2-1. Naging 1-9 na lang. Grabe naman. Ninakawan pa. Oo, ninakawan pa siya ng magkano. Grabe. Si ES medyo wala rin eh. Abahan na daw ang Aldav. Nako. Uy, si Boss Aldo, nag-PM.
Wait lang, Boss Aldo. Tayo ay nasa kahast. Anyway, the tier 3 tower will be taken down by Mushi. Sobrang, parang siya lang mag-isa dito, kinakaya niya. But he has the Lincoln Spear, so hindi siya takot sa isang duel na posibleng gawin sa kanya dito. So, now, at this point of the match, sa tingin mo, may chance pa? Kasi kahit yung kanilang mga ano eh, tingnan mo, patay na agad si Lina dito in 5, 4, 3, 2, 1. Two hits lang. I think the answer is no. No, wala na eh. Feeling after ko hindi na rin eh. After seeing yung motion natin na ganun, dalawang hits lang. Wow. And with regards din sa ating damage input from the MVP, medyo sobrang wala. Kulang talaga. Actually, this Troll Warlord tried to split push. Pwede ka nakilada pero that's the Sandstorm. Nako po, ikaw, makulit ka, ha? Ang kulit mo, ha? Unstoppable dito. Si Mushi nakikipaglaban dun sa mga heroes dito sa gitna. Dalawa lang sila dito against four heroes. Napatay na nila isa. Will there be a follow-up? Mushi wants something dito. The slow will be there. Hindi siya tataman ng Dragon Slave. So makapag-blinking siya to get the shot. 1, 2, 3, 4 hits lang sa Lina. And this is almost GG. Isa na lang dito. Nako po. Hindi na kaya mag-defend definitely against this. 9 to 28. 27 net worth defense. Wala na, tinatangke na lang yung Torre dito ni Raging Potato. Lina just trying to, pero pumasok si Templar Assassin. Ay, nakatakas pa siya. Nakatakas pa ayan. Siya. Pero unting blink lang dito and one skill. Wala, exactly. Out. Out ka na. Mamba out. Nakita mo naman, even with and most of the heroes, wala nang buyback in a way. So, I guess, look at that. 31,932,000 na yung kanilang network. Ito na. Ayan, binlink in. One. Ayan, that's the second hit. Three hits sa Lina. At dito, this is gonna be the swap of the disruptor. In. Pero din, na-duel. Naku, napakataas ang pangarap ni Legion Commander dito. Di na-duel si Raging Potato. Okay. Uwe. Uwe, grabe. Ito, two hits na lang. GG is called. This is a disaster. This is a disaster for MVP. Grabe, sobrang ganda nung laro para sa Mineski. Oh. Grabe, wala akong masabi. Speechless. Sobrang speechless. Ayan, pumupuso na sa ating chat. Heist. Sobrang Heist. Lakas ng Mineski. Yun. Hello, everyone. So, ayan, I am behind that. Hindi po si Butters. Hindi po kasi yung iba parang Butters naging babae na and all. Pero, hello, we're back. Hello, we're back. Kamusta indeed. Naman? Grabe. Wala akong masabi sa game number one natin. Ang ganda talaga. Wala akong masabi. Ganda na pinakita ng Mineski. Parang ikaw. Ay, joke lang. Anyway, I think we're gonna have game two. Anyway, bakit ang bilis mo maglipat ng ano? Siyempre, para ano lang. And best of three match. So, there's still a chance. Meron pang isang game. Of course. So, don't worry two about games, it. Two games kung makakabawi MVP. Pero gusto mo bang mag-game three? Gusto mo manood ng Dota. At mag-cast ng Dota. Yan ang mga paboritong bagay natin gawin. But anyway, yun nga. We're gonna be back for after a short break for game 2. Gusto mo babatiin muna natin yung ating mga viewers natin. Sobrang active nyo. Gusto namin yun. Masaya kami pag active kayo, syempre, di ba? So, ayan ka. Ang grabe. Idol Wolf. Sinabi ko na. Ayan, pero wag ganyan bawal yan. May nagtatanong din kasi ano yung Facebook, Twitter, ganun. Para ayan. Ma-follow rin nila ako. Sure. Sige, ayan. Yeah. Kita nyo naman yung name ko under my IGN or what so I am called. You can follow me on Facebook at Eliza Taylor. Twitter as well, Instagram, Snapchat. Halos lahat ng social media accounts ko at Eliza Taylor lang yan. Okay. So, pakilike na rin yung fanpage ko. Naman. Kahit medyo CSGO post doon. Nagdo-Dota 2 na ako. Tinuruan na ako ni Ives. Naka 3 games na kami kahapon. 3 wins? Oh, 3 wins pa. Binuhat po ni Wolf. Naka po. Patay tayo nako dyan. Po. Ayan. Mm-hmm. So, maraming nagpapabate. Dito, si JC Pog. Si JC Poggy. JC Poggy, wow. Self-proclaimed. Grabe. RJ Chavez, break na agad kayo. Hindi grabe, po. Short break lang for the match. Diba? Chillax yung lang kayo. TV yun. Wala yung coverage yun. Wala pa nga kami. Break agad. Nako. Tama yan. Sabi ni Khalifa, swerte mo Idol Wolf. Siyempre naman. Oh, magaling ka mag-gas. Hashtag blessed. No? Hashtag blessed. Pabati kay... Canon_9. Mm-hmm. Ayan. Sabihin niyo yung mga names yung para masabi naman nga, namin. Para diba? Ma-shoutout naman. Kasi ang hirap na ng mga IGN oo, dito. Kim Kimi. Hi, Ate Eliza. Hello sa inyo. And sa lahat pa ng nanonood ngayon. Grabe, ikaw naman, mukhang marami kang ano. Nako po. Si Momo ay... Hindi po ako si Shay. Iba po yun. Si Ano the Bestie nandito.
Hello sa'yo, Ala the Bestie. Oy, sumali kayo sa ano, Barangay Mineski. Ayo, nandun. Nandun lahat ng kaganapan. Balita ko, si E namimigay daw ng Manila Masters tickets. Wow! Imagine. Grabe, follow niya si Miss E Mercado. Pabati daming po. Lang kami dito. Ayan, ang dami. Okay, hi. Si Rico, si EJ Salvacion. Wapak. Wapak. Yun yung kanyang ano, name. Alan Walker, Road to Zero MMR. Grabe naman yung pangarap na yan, Road to Zero MMR. Kuroski. And sa lahat parang nanonood. Pero yun na nga, short break short na break tayo. Muna. Magbabalik ba tayo? O iba na yung kasama mong mag-cast? Naka, hindi ko alam. Pero depende sa sasabihin ng ating chat kung gusto pa nila pag-castin. Kasi medyo bago pa lang ako eh. Malay mo gusto nyo talaga ng sobrang analytical, di ba? Pero masaya naman mag-cast. And sana game 2. Ready game pa rin, two, no? G pa rin. Napakabilis eh. O nga eh. Bitin ako, nabitin. Bitin. Bitin talaga. Nabitin ka. Yeah. Oh, sa game eh, no? Grabe talaga. Grabe. So, ayan. Maraming salamat sa lahat ng nanood. Saan ba yung camera natin dito ba? Ayan. Maraming salamat sa lahat ng nanonood at manonood pa. Siyempre, abangan nyo ang ating game 2. This is a best of 3 match between Mineski and MVP.R. So, kita-kits ulit tayo maya-maya. Again, I'm Eliza Taylor, also known as Taylor, and I'm with Wolf. And we will be back after short. Bye! We'll be right back.